Yeah, ito, hindi. Wala, nagtatagal yung minano yung mga damo ng harang. Harang, ha. Hindi, okay lang naman yan. Hindi naman natin kinakailangan mabilis na pumunta doon. Kasi yan, habang tumatagal siya, mas maganda dahil nagbabasa siya rito. Mas maganda nga yung hindi na palahin. Huwag natin papalahin. Hindi na. Mas maganda hindi na pala para mas umawas yung tubig magkabilaan. Ha? Hello mga ka-greet, magandang araw po sa inyong lahat. Ngayong araw po magpapatubig tayo dito sa ating tataniman ng talong. Kasi nga Martes tayo mag-transplant. So hinahard din natin yung seedlings para pagdating dito sa field ay dire-diretso na siyang mabubuhay. May iwasan yung sobrang stress. Ang atindi po ng init ngayon, kaya ang ginawa kong style dito ay nagpa-tudling tayo sa gitna, in between, para daanan ng tubig. At ang plano ko kasi rito, instead na sa gitna itatanim, dito sa gilid ng kanal ang pagtatanim, mga 5 inches galing sa kanal, kasi para pa nagpatubig ka, yung ilalim ay matutubigan yung ugat ng talong. So, pagdating po ng oras na malalaki na po sila, ay pwede na pong tudlingin din ulit sa gitna para magahukan naman yung mismong talong, yung mismong puno ng talong magagahukan. Pero ngayon, ang importante kasi ngayon is maiwasan yung sobrang stress ng seedlings para dire-diretso siyang lumaki. Sa tindi ng init ngayon, kailangan ito. Ang pasalamat ko na lang, napakaganda ng source ng tubig ko dito, tapos water pump lang, so dire-diretso yan. Tapos ang kagandahan pa itong area ay medyo rolling, pababa. So ang kagandahan nga niyang ganyang rolling ay madaling magpatubig kasi at least yung tubig ay may gravity, pupunta siya doon sa mababa. So ang style na lang nagagawin dito, kapag gusto mo na medyo pa-plodding, sasaraduhan mo lang yung kanal at magpa-plodding na yan at aawas na yan dito sa bawat pagitan. So mas madali yung ang trabaho sa ganito. Ito naman ay dinisenyo ko na ganito para hindi na mahirap yung pagdidilig. Kasi sa panahon ngayon, pagka hindi mo ito dinilig, talagang may stress ang halaman. So abang-abangan po natin ito. Bablog ko po ito ng dire-diretso at titingnan natin kung ano yung ating magagawa dito. Tapos ito po ay pure organic fertilizer lang po, no? May mga vlog na rin po tayo nito na mga pinapakita na nga natin kung paano yung pagkakalat ng organic fertilizer dito sa mga tudling na ito papunta doon sa baba. So, purong organic fertilizer yan. Tapos pag nali-liquify, hindi na kailangang magdilig ng organic. Kasi usually ang ginagawa, yung organic dinidilig para yun ang pang-abono. Pero this time, hindi na po kasi more or less mga nasa 80 na sako ng organic ang gagamitin ko rito sa isang hektarya ng talungan. So every per hektar po ay mga 80 sacks hanggang 100 sacks ang nilaan ko talaga rito para hindi na talaga gagamit ng kahit anong klaseng synthetic fertilizer. So mga ka-greet, abang-abangan lang po itong ating mga demo na ito at baka sakali may mapulot kayo at makakuha niyo ng mga idea. Kung meron din kayong mga idea, pwede nyo rin pong i-share para na sa gayon magpalitan tayo ng ating mga kuro-kuro dito sa ating pagsasaka. Malalaman nyo rin yan kung matatsamba natin ng magandang presyo o bagsak ang presyo pagdating ng anihan. So, dire-diretso po natin itong vlog. I'm very excited kasi napakaganda itong area ko rito sa na pinagtaniman. So, parang double purpose na rin. Nagbablog tayo at the same time, nagtatanim tayo. Yun yung ating upload sa inyo for today. Dire-diretso lang po ang ating upload sa inyo tungkol po dito sa ating pagtatanim ng Calixto F1 galing po kay Sir Bustamante sa Graftings o doon sa mga nangailangan ng mga seeds ay kay Graftings po kayo mag-inquire. Maraming salamat mga ka-greet. Laging tatandaan sa ating munting channel Lula Greet TV, Farmers ang Bida! Ha, ha, ha.